Naglalakad ka sa kagubatan. Ito ang paborito mong exercise tuwing umaga. Maya-maya pa, may napansin kang kuminang mula sa malayo. Pinuntahan mo ito at nagulat ka sa iyong nakita. Isang malaking treasure chest. Agad kang tumingin sa paligid at tiningnan kung may ibang tao bang nakakita dito. Nang buksan mo ito, bigla ka nalang nagising. Panaginip lang pala. Ilang beses mo lang naranasang managinip na nakahanap ka ng treasure. Minsan parang totoo, di ba? Pero para sa mga tao sa video, hindi na nila kailangang managinip dahil totoong nakahanap sila ng yaman nang hindi sinasadya. Ang kakaibang sculpture. Ang Venus de Milo ay isa sa pinakasikat na sculpture sa buong mundo. Ayon sa mga eksperto, gawa ito ng sinaunang Greeks at ang babae ay ang Greek goddess of beauty na si Aphrodite. Pero lingid sa kaalaman ng marami, ang sculpture na ito ay nawala ng ilang taon at na-recover lamang noong 1820. Habang naghahanap ng marble building blocks mula sa isang ancient ruins, natagpuan ng isang peasant na si Yorgos Kentrotas ang ulo ng sculpture na nakabaon. Nang makita ito ni Olivier Vautier, isang French naval officer na naghahanap din ng mga antiquities sa lugar, agad itong naging interesado sa sculpture. Binayaran niya si Kentrotas upang tulungan siyang hukayin ng sculpture mula sa ruins. Doon nila napansin na nag-iba na ang braso ng sculpture. Dinala ito ni Vautier sa French ambassador ng Ottoman Empire at binili nito ang sculpture. Matapos ang isang taon, dinala ang sculpture kay King Louis XVIII at iniutos nito na idonate ang sculpture sa Louvre Museum kung saan nakadisplay pa rin ito hanggang ngayon. Ang Lumang Violin. Noong 2006, isang lalaki sa England ang nagpunta sa kanyang attic dahil may kukunin siyang gamit. Habang nandoon, may nakita siyang lumang violin. Hindi naman siya nagulat dito dahil dating musician ang kanyang ama. Gayunpaman, nabighani siya sa kakaibang ganda ng violin na may silverfish plate. Ang hindi niya alam sa mga oras na iyon, ang nakita pala niya ay ang violin ni Wallace Hartley, ang bandleader ng bandang tumugtog sa lumubog na barko na Titanic. Nakilala ang banda ni Hartley nang malaman ng mga tao na ipinagpatuloy nila ang kanilang pagtugtog habang lumulubog ang barko. Pumanaw si Hartley kasama ng maraming pasahero ng Titanic. Noong 2013, nabenta ang lumang violin sa halagang $1.7 million o mahigit sa 95 million pesos sa isang auction house na nagkokolekta ng mga Titanic artifacts. Ang lumang dokumento. Noong 1989, isang lalaki mula sa Pennsylvania ang nagpunta sa isang flea market sa Adamstown. Nagustuhan niya ang isang painting na naka-frame na binebenta doon at binili niya ito sa halagang $4. Nang binuksan niya ang frame, may nakita siyang dokumento na nakatiklop sa likod ng painting. Di nagtagal, nalaman ng lalaki na ang nakita niya ay isa sa pinakaunang printed copies ng Declaration of Independence ng US. Matapos ma-ratify ang Declaration of Independence, nag-print ang printer na si John Dunlap ng 200 copies nito at ang nakita ng lalaki ay isa sa 200 copies. Noong 2000, binili ng TV producer na si Norman Lear ang declaration sa halagang $8.14 million o 450 million pesos. Ang panakip butas. Noong 1990s, bumili ng painting ang isang factory worker mula sa Indiana upang takpan ang butas ng pader ng kanyang bahay. Ang pinili niya ay isang painting ng bulaklak at nabili niya ito sa halagang $30 o 1,600 pesos. Isang araw, habang naglalaro siya ng card game na Masterpiece, nakita niya ang painting sa isa sa mga cards. Di nagtagal ay nalaman rin niya na ang painting palang ginamit niya bilang panakip butas ay gawa ng sikat na American landscape painter na si Martin Johnson Head. Nabenta ang painting sa halagang $1.25 million o mahigit sa 80 million pesos. Secret Passage. Noong 1963, kiniba ng isang di kilalang lalaki ang pader ng kanyang bahay dahil balak niyang i-renovate ito. Tila isang ordinaryong araw lang ito para sa kanya, pero matapos magiba ang malaking pader, may nakita siyang passageway pababa sa lupa. Pinasok ito ng lalaki at nagulat siya sa kanyang nakita. Hindi siya nakahanap ng ginto o isang mahalagang bagay. Ang natagpuan niya ay isang buong syudad. Aksidente niyang nahanap ang Derinkuyu Underground City. Ang underground city na ito ay parte ng underground cities sa Cappadocia region. Ginawa ito ng mga sinaunang tao gamit lamang ang kanilang mga kamay. May 18 stories ito at kayang tirahan ng halos 20,000 na tao.
hindi pa sigurado ang mga eksperto kung sino at anong klase ng mga tao ang nakagawa ng underground city. Pero sa kanilang pag-research, napag-alaman nila na ang syudad ay may meeting halls, shops, stables para sa mga kabayo at iba pa. May natagpuan ding mga napakabigat na pintuan sa syudad na posibleng ginamit ng mga sinaunang tao upang maprotektahan ng kanilang mga bahay. Ang poster. Isang araw, nagpunta si Steve Wilkins sa Long Island Theater kung saan nagtrabaho siya noong binata pa siya noong early 1970s. Nang naghalungkat siya sa projection booth ng theater, may nakita siyang isang mataas na poster. Ang nakita ni Wilkins ay isang original 6-foot poster ng sikat na pelikulang Frankenstein noong 1931. Ang pelikula ay mula sa libro ni Mary Shelley at ito ang nagpasikat sa artistang si Boris Karloff. Siyempre, dahil nagustuhan ito ng mga tao, nagkaroon pa ng maraming pelikula tungkol sa monster ni Frankenstein. Noong 2015, nabenta ang poster sa halagang $358,000 o mahigit sa 20 million pesos sa isang auction house sa Dallas, Texas. Ang mamahaling itlog. Noong 2004, isang scrap metal dealer ang nagpunta sa isang flea market sa US Midwest. Doon ay may nakita siyang jewel-crusted egg na pag binuksan mo ay may lumalabas na relo. Binili niya ito sa halagang $13,000 o mahigit sa 700,000 pesos sa pag-aakalang pwede niya itong tunawin at ibenta sa mas malaking halaga. Subalit, noong nag-research siya, napag-alaman niya na ang nabili niya pala ay posibleng isang authentic Fabergé egg mula sa dating Russian royal family. Ang mga itlog na ito ay simbolo ng kakaibang galing sa design at craftsmanship. Nang ipakita niya ito sa mga eksperto, totoo nga ang hinala ng metal dealer. Ang nakita niya ay ang Third Imperial Fabergé Egg ng Russian Tsar na si Alexander na binigay niya sa kanyang asawa noong 1887. Ang halaga ng itlog ay nasa 9 hanggang 16 million dollars o 500 hanggang 700 million pesos. Nabenta ang jeweled egg sa isang private auction pero hindi pinaalam sa publiko kung magkano ito nabili ng nanalong bidder. Ang Lumang Espada. Noong 1965, habang nangingisda sa Arnie River sa Northern Ireland, may napansin si Ambrose Owen sa tubig. Nang lapitan niya ito, nakita niya na isa itong lumang espada. Kinuha ni Ambrose ang espada at nilagay sa lumang barn ng kanyang family farm sa County Fermanagh. Matapos ang 50 years, nakita ito ng kapatid ni Ambrose na si Maurice at agad siyang nabighani dito. Binigay niya ang espada sa mga archaeological experts at doon lang niya nalaman na ang espada pala ay isang tunay na Bronze Age sword na ginawa pa makalipas ang 2,600 years. Ang discovery na ito ay mahalaga dahil ito ang patunay sa kalidad ng craftsmanship ng mga blacksmith noong sinaunang panahon. Sa ngayon ay nasa Enniskillen Castle Museum na ito, ang mamahaling umbrella stand. Sa loob ng maraming taon, ginamit ng mag-asawa mula sa Dorset, England ang kakaibang vase na ito na lalagyan ng kanilang mga payong. Noong 2010, matapos nilang magretiro sa kanilang mga trabaho, naisip nilang ibenta ang lumang vase pero hindi nila alam kung ano ang presyo nito. Kaya naman, nagpunta sila sa Duke Auction House para sa valuation ng vase at nagulat sila sa kanilang narinig. Ang lumang vase na ginamit nilang umbrella stand sa loob ng maraming taon ay isa palang authentic 18th century vase mula sa Ming Dynasty. Mas nagulat pa sila sa halaga nito na nasa $1.1 million o mahigit sa 60 million pesos. Ang nakabaon na mga lata. Noong 2013, ipinapasyal na mag-asawa ang kanilang aso sa kanilang property. Tila isang ordinaryong araw lang ito para sa mag-asawa dahil palagi naman nila itong ginagawa. Maya-maya pa, may napansin silang malaking metal can na tila nakabaon sa lupa. Agad nila itong hinukay gamit ang isang stick at dinala ang mabigat na lata sa kanilang bahay. Nang buksan nila ito, nagulat sila sa kanilang nakita. Ang laman ng lata ay $20 gold coins na mula sa 1890. Agad silang bumalik sa spot at naghukay pa hanggang sa makakita sila ng walong metal cans na may lamang 1,427 gold coins mula sa 1847 hanggang 1894. Ayon sa mga eksperto, ang nahanap na mag-asawa ay nagkakahalaga ng $10 million o 560 million pesos. Ang discovery na ito
ay pinaniniwala ang pinakamalaking gold cash find na nalagpasan ang dating record ng construction workers na nakahanap ng $1 million na halaga ng gold cash sa Jackson, Tennessee noong 1985. Ang mga yaman na ito ay natagpuan ng hindi sinasadya. Pwede mong sabihin na swerte o talagang nakatadhana ang mga taong ito na mahanap ang mga yaman sa video. Kung alinman dyan, iisa lang ang sigurado. Hindi lang ito ang yamang nakatago sa mundo at may ilan pang naghihintay na mahanap ng hindi sinasadya. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.